name is Nina. Hi, I'm Elmer Navarro Manuel. Hi, I'm Joy. I'm Joseph Cortez. I'm Belia Cariaso. So we have one question for you today. The question is, what should be the characteristics of the next Philippine president? I think someone who has integrity. Medyo mahirap yung tanong mo kasi halos lahat ng Pilipino ay merong ganitong klaseng karakteristik. So dapat accountable, honest, wise, compassionate, and of course, marunong tumanggap ng kamalian. Ang laki-laki ng Pilipinas, 110 million people. So, paano mo ipofocus yung energy mo sa ganung karaming tao? Kailangan ano siya. Ang number one niya, honest siya. Saka may leadership siya. Because being in the position in the highest government, you're going to handle the hard-earned money of the people in your country. Yung mapagmahal sa kapwa-tao. Pero dapat, hindi lang yung mapagmahal na, oh, mahal kita. Yung mga ganun, hindi pwede yun. Kailangan samahan mo rin ng aksyon. And also, the next president should be inspirational too. Para ma-push at ma-inspire yung mga Filipinos na gawin yung best nila. Best natin. Definitely, presidente ka ng 110 million people. Lahat ng taong yon iba-iba ang gusto, iba-ibang iniisip, ibang-ibang mga pangangailangan. So, dapat maging presidente ka ng nakakaraming tao. Kasi 6 years yung hahawakan niya eh. So, ang dami niyang dapat ayusin sa bansa. Although, kung continuity ang gagawin niya sa mga programa ni President Duterte, ganun din, kailangan pa rin niya ng leadership. So, putting it in a, you know, more practical way, in a more practical projects, I think it will create harmonious relationship with the citizens in the Philippines. Kasi ang mga presidente natin, sa pagkakatanda ko nun, simula kay Cory, Ramos, Erap, Gloria, tapos si Duterte ngayon, eh talagang focus nila kagad ay ang pag-unlad ng bansa. So minsan, may mga naiiwan pa rin sa baba, yung mga talagang kailangan pagtuunan ng pansin, kagaya hanggang ngayon, yung mga pabahay. Dapat magaling din yung next president natin na mag-connect and communicate sa ating mga Pilipino at saka sa iba't ibang state leaders. Kasi nga, di ba merong kasabihan na ideas and intentions are useless if you have poor communication skills. Di ba? Like, communication is the key. Pero ano ba yung mas maraming tao doon? Hindi naman yun lahat mayaman. So siguro, mas marami doon mahirap. Mas marami doon bata. Mas marami doon yung mga hirap sa buhay, yung mga maraming problema. Siguro, magdapat siyang maging presidente ng mga taong yun. Ang mga Pinoy ngayon, talagang ang hinahanap ngayon ay yung honesty din dahil nga limited yung funding natin, dahil nga sa pandemic. So, kinakailangan talaga ng Pilipinas yung dalawang characteristics na yun. Someone who is attractive inside and out. But what's more important is what's within, the honesty towards the people and you gaining the trust of the citizens and the Republic of the Philippines. Hindi enough yung merong kang masasabing galing ako sa mahirap o napagdaanan ko na to. Kasi lahat tayo napagdaanan na natin yan. Nataon lang na kayo, merong kayong budget na para tumakbo. Kung may budget lang kami, di sana kami na rin yung tumakbo, di ba? So dapat ang karakteristik ng isang magiging pangulo ng bansa ay yung meron siyang vision na lahat ay maisasama mo sa progreso.